Sa liblib na barangay ng Santo Niño, Pandi, Bulacan, isinagawa ang police operation laban sa magkapatid na suspect. Hating gabi, nang lusubi ng mga pulis ang bahay, umikot ang mga pulis sa likod bahay saka binulaga malapit sa kusina ang unang suspect na si Dante Bagay Angeles. Sunod na inaresto ang kapatid niyang si Ricky. Umiinom sila noon. Pero nung makatunog sila na may mga papalapit, tumakbo. Nagkaroon ng konting habulan. Dinakip ang magkapatid dahil sa kasong panggagahasa. Ang biktima, ang 15-anyos na anak ng kasalukuyang kinakasama ni Dante. Talagang takot na takot yung bata at matindi ang dinaranas niya na trauma sa observation ko lang. At siguraduhin natin na mananagot ang dapat managot dito. Ayon sa reklamo, noong isang taon pa inaabuso ng magkapatid ang biktima tuwing umaalis ng bahay ang ina nito. Kahapon lang daw nagkaroon ng pagkakataon ng biktima na makatakas nang umalis sa bahay ang magkapatid na suspect. Okay po, sige, aminado na po ako. Yun lang muna masasabi ko. Bakit mo nagawa ito doon sa bata? Hindi ko rin, dumating na lang bigla eh. Na hindi ko rin naman sinasadya. Balang sa kanyang stepfather, ba siguro dinamay na rin po ako. Kaya po ganun inano sa akin. Pero wala po talaga akong alam. Ayon sa pulisya, gamit ang paltik na nakuha ng mga pulis sa pamamahay ng mga suspect, tinatakot daw ni Dante ang Dalagita para hindi ito pumalag. Maraming nagbago sa kanya simula nandyan siya. Ano po yung mga pagbago niya? Ano po, minsan natutulala, tapos umiiyak mag-isa. Rape in relation to child abuse na isang non-bailable offense ang kinakaharap na kaso ng magkapatid na suspect. Tiya sa sarili kasi nawala yung sa sarili ko. Hindi ko naman hinihingi sa kanila na patawarin nila ako. Ang sasabi ko lang sa kanila, mahal na mahal ko pa rin sila. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras.